mas malaking perwisyo raw ang idinudulot ng coal mining ayon sa ilang environmental group. Kaya panawagan nila ipatigil na ito. Pero ayon sa Department of Energy, mahigpit daw ang screening na screening sa coal mines at plants sa Pilipinas. May report si Victoria Tulad. Sa gitna ng aksidente sa Semirara Coal Mine sa Caluya, Antique, muling umugong ang pangamba ng marami laban sa paggamit ng coal bilang pinagkukunan ng enerhiya. Ang grupong Greenpeace matagal nang ipinapanawagan ang pagtigil ng coal mining dahil umano sa environmental at health hazards na dulot nito. Pag sinusunog na ng mga planta ang coal para mabigyan tayo ng kuryente o ng energy, isa sa mga ibinubuga nito ay mercury. Ang isa nating iisipin, neurotoxin ang mercury. Ibig sabihin, ang utak at ating nervous system ang tinatarget nito. Bukod sa kinakalbo ang mga kagubatan para sa coal mining, nakakadagdag din daw sa carbon dioxide emission ang pagsusunog nito. Sa Naga, Cebu, maraming residente raw ang naperwisyo ng isang coal plant. Nawawala ang kinalangkita kasi ito ay coastal community at doon nila itinatapon, dinadump ang coal ash. At ang mga grupong ito na nagreklamo ay nabigyan ng temporary environmental protection order. Ibig sabihin, kinikilala ng ating mga korte ang potential na maaring masamang mangyari sa ating mga communities. Ang grupong kalikasan sinabing may pagkukulang ang pamahalaan pagdating sa pagmamonitor sa coal mining industry. Napakahina nung pag-monitor at implementation ng mga existing na batas para tiyakin yung kaligtasan ng mga manggagawa at yung pati na rin yung epekto ng pagmimina doon sa ating kapaligiran. Pero depensa naman ng Department of Energy o DOE, mahigpit na screening process ang pinagdadaanan ng coal mines at plants para payagang mag-operate. They have three ISOs. One for quality management, one for environmental management, and one for safety management. Coal-fired power plants are being monitored by a multi-partite monitoring team. All these coal-fired power plants pass our Clean Air Act. Paniguro pa ng DOE sa tulong ng teknolohiya, palaki ng palaki ang nababawas sa pulusyong nagbumula sa coal mines at plants. Sang-ayon naman daw ang pamahalaan sa suhestyon ng mga environmentalist na gumamit na lang ng alternative at renewable energy sources gaya ng solar at wind energy. Pero tila matatagalan pa raw ito. Among the constraints, of course, are a lot of the renewable, areas which has potential are in protected areas. And as you probably know, we have to get congressional approval to do any project within a protected area. Ayon sa DOE, 33 ang coal contracts sa bansa. Ang ilan dito ino-operate na habang ang iba ay pinoproseso pa. At dahil gumaganda raw ang takbo ng ekonomiya, sa tansya ng ahensya, mas kakailanganin ng coal energy para sa mga infrastruktura. Ang University of the Philippines National Institute of Geological Sciences, sinabing anumang uri ng pagmimina ay delikado. Pero dahil nakadepende tayo sa mga mineral na nakukuha rito, higit na pag-iingat ang kailangan. Victoria Tulad, GMA News.